hugas ng kamay ay isang mabisang panlabana sa mga... Bombo Hanay sa Tanghali! Oras natin mga kabombo ay 13 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Ikalawat huling bahagi ng ating palatuntunang Bombo Hanay sa Tanghali ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon ay 22 ng Abril. Mamaya, ipaparinig ho natin sa inyo yung naging panayam po natin kay Engineer Romano Gabrilio. Isa po siyang professor ng Arba Minch University sa Ethiopia. Dahil gusto nating magkaroon ho kayo ng ano ng idea kung kumusta doon ano sa nasabing bansa. Lalong-lalo na pag pinag-uusapan ho natin itong worldwide na crisis tungkol sa COVID-19 na ating hong nararanasan. At ipapakita ko rin sa inyo yung ilang mga kuha ng na mga pictures. Actually, pinakasuyuan ko si Professor Gabrilio na na lumabas at kumuha ng ilang mga pictures. Oo, para magkaroon tayo ng idea paano naman nila ino-observe doon ang ilang mga protocols may kaugnayan po sa ipinapatupad syempre na mga panuntunan, mga preventive measures may kaugnayan po sa COVID-19. Ayan. So ipaparinig ho natin sa inyo no. Actually hindi kami magkatugma sa oras kaya of course kung titignan ho kasi natin ay abante tayo no sa oras doon sa kanila kahapon tinry ho nating mag-live pero yung oras pala po natin dito halimbawa tanghali natin dito ay yung 11 natin dito nandun sila sa ano eh sa mga 8 o'clock may pasok po sila so sabi niya so nagkaroon na lang ho kami ng arrangement para ma-record po natin yung pong aming usapan at narito po ano yung bahagi ng atin hong naging panayam kay Engineer Romano Gabrilio kinumusta ho natin sila doon lalong-lalo na mga Filipino community may kaugnayan po sa COVID-19. So tell us about yung naging laban ng COVID-19 dyan, sir, sa Ethiopia. Sa pagkakaalam ko, noong March 17, nag-start na silang mag-cut off ng travel. So nag-travel ba na sila sa almost 30 countries, including Manila. Mm-hmm. Kaya kung gusto hindi namin umuwi, hindi namin makapauwi kasi wala naman silang flight. And then, after nung March 17, siguro after 1 week lang, dahil nagkaroon na sila ng case na nag-start sa, siyempre sa konti pa lang, mga 1, tapos hanggang, nung umabot ng mga 5, mga ganun, nag-declare na sila ng state of emergency. So, upon declaration, may mga province na nag-declare ng lockdown. Mm-hmm. So, isa sa mga lockdown provinces is yung Tigray sa northern part. Kasi kami dito sa south, hindi pa sila nag-declare ng lockdown. Mm-hmm. Then, meron kaming friend na nakatira sa north. Pati daw yung transportation kinat off nila. Mm-hmm. So, talagang naka-quarantine lang sila sa bahay for 1 month. So, from March 17, nung nag-April 17, sa mga 1 month na, so, within that period, hindi na kami lumabas ng bahay. Mm-hmm. Then, kung lalabas man kami, yung mga bibili lang ng pagkain, although nag-uutos kami sa guard, kasi meron kaming guard sa bahay. Ah, okay. So, inuutos lang namin sa kanya. Kaya lang, may mga mayari pupunta sa bangko. Ayan, hindi kami pwedeng iutos namin yun kasi magpapadala kami remittance. Mm-hmm. So, doon kami lang lumalabas. Tsaka kapag nag-require ang university na pumunta sa school for emergency purposes. Mm-hmm. And then, yun lang, sa bahay lang kami for 1 month, nakikibalita kung anong kalagayan sa labas. Mm-hmm. At tsaka, nanonood din kami sa YouTube.
Kasi wala ditong ano eh, TFC or wala ditong Pilipino channel. Ah, so, sa YouTube okay. lang kami nanonood ng ano, ng balita sa mga news ano, news broadcast. Ah, okay. So ibig sabihin nun sir, yung parang sa inyo, although may mga iba, may mga konting mga restrictions, pero pagdating sa COVID, parang hindi siya ganun pa ka kalaking issue diyan sa may Ethiopia. Oo. Kaya kami nga lang lumabas kami, naka-face mask kami. Mm-hmm. So siguro nakita ko lang ng mga tao na naka-face mask, yung mga ilan-ilan lang. Mm-hmm. Pero sa bank required na na maghugas ng kamay. Meron sila sa labas na yung hand washing with soap. Mm-hmm. Tapos nung yung mga yung mga tao dun sa tailor naka social distancing sila. So isa lang dapat ng ano ang transaction, tapos dapat malayo yung susunod pati sa ATM. Mm-hmm. Ganyan. So sa mga public places, meron talaga silang measures na ginawa. Sa mga public places, may mga makikita ka pa rin bang mga tao like yung mga usual days ganyan? Oh, meron pa rin dito. Hindi pa nga nila masyadong ano eh, parang na ano, yung tinatanggap na yung sakit ay nakakahawa. Mm-hmm. Kasi ang kulang dito, education talaga. Mm-hmm. Kasi alam mo naman, African country, di ba, medyo mababa yung ano nila, educational attainment. Yeah. Yung iba, mga hindi nakapag-aral, lalo sa palengke. Ako, kung sa palengke, kung kami bibili, talagang walang social distancing. Uh-oh. Kaya nga, ang ginagawa namin, yung guard namin, binigyan namin siya ng, ano, ng face mask. Okay. Tapos siya na lang yung bumibili ng mga foods and other things. Oh, so all the work from home ang inyong scheme din na ginagawa. Hanggang kailan yan, sir? May coordination na ho ba sa inyo? Meron ng pinapaalam sa inyo kung hanggang kailan yung ganyang arrangement? Nung ano, nung unang days, 2 weeks lang. So 2 weeks lang na yeah, ano home teaching, online teaching. So nag-send lang kami ng mga material sa mga estudyante. Kasi yung mga estudyante dito, nasa school. Mm. Hindi sila katulad sa Pinas na nasa bahay. Okay. So, dito sila nakatira sa school, meron silang dorm dito. Mm-hmm. Ganun sila. Kaya after 2 weeks, siguro nagbaba na ang Ministry of Education ng ano ng rule na kailangan nilang umuwi. Mm-hmm. So nung umuwi sila, hindi na rin kami makapag ano, home teaching kasi yung iba wala namang internet sa bahay. So wala na kami ginagawa as in hindi na kami nagkatrabaho. So ang ano na lang namin, nahihintay na lang namin yung sabihin ng university kung hanggang kailan kami pwedeng magstay dito. Oo. Kasi by July summer vacation nila. So usually umuwi kami ng Pinas noon eh. Oo. So, yung opening ng school, anong buwan na po? Ang opening nila, September ulit. Ah, okay. May oo. September. So, pagka ganito po, yung ginagawa ninyo ngayon, kasi sa Ethiopia, parang minsan hindi masyadong napapakinggan, lalo yung mga OFWs natin dyan, sabi, may idea po ba kayo? Ilan lamang po kayo na nandiyan sa ngayon? Apo. Meron naman po kaming ano, connection sa embassy ng Philippines. Kaya lang nasa Cairo, sa Egypt. Mm-hmm. Kasi ang embassy ng Cairo, ang hawak niya, 4 na country. Egypt, Sudan, Ethiopia, Eritrea, tsaka Djibouti. Mm-hmm. Yung nasa East Africa. Okay. So, meron silang pinadala na isang link. So, doon daw kami, info daw namin yung mga details namin, siguro for contact information na rin, kunyari magkaroon ng repatriation, mm-hmm. worst case scenario, ganun. So, meron din kaming ano, social media chat room, kung saan lahat ng mga Pinoy na dito sa Urbamage University, nakikipag-communicate kung ano yung mga news, tsaka mm-hmm. mga kailangang gawin, ganyan. Through online lang lahat ng ano namin information. Oh. Kaya
But so far, sir, wala pa namang nagre-request sa inyo for repatriation? Ah, wala. Wala pa naman. Dahil nga sa hindi naman masyadong kumbaga yung case ng COVID, hindi naman siya alarming. Actually, na-appreciate nga namin ang mga measures na ginawa ng government ng Ethiopia kasi nag-ban talaga sila for 80 countries hanggang ngayon. Mm-hmm. Kaya ang akyat ng ang curve nila, kung susunusin mo, flat from the start, flat lang. So every day, kung meron mang case, apat, lima, tatlo, dalawa. Puro ganun lang. For 1.5 months na. Yeah. Okay. So hindi siya problema pa ng mga health facilities po ninyo dyan? Health facilities, meron naman sila na naka-ready na. Kasi, di ba, kung mapapansin mo, late na nagkaroon ng infection sa Africa. So, maaga nilang nalaman yung COVID-19. Kaya nakapag-prepare agad sila ng maraming time. Pero may mga areas din ba dyan, sir, na kung sakaling magkaroon ng parang outbreak is pinangangambahan siya? Like, for example, mga slum areas, ganyan. Oo, madami. Madaming slum area dito. Kasi nga, African country, tapos hindi naman siya developing country pa din, no? Mm-hmm. So, meron dito na sa Addis Ababa, nabasa ko lang sa nila, sa news. Yung market nila, ang ginawa, nilipat sa mas malaking space para yung mga tao hindi magkumpol-kumpol. So kasi marami ding slum area sa Addis Ababa, sa capital nila. Kaya yun ang mahirap kontrolin. Una-una, wala silang ganong education. Tapos, ang health facilities actually, sabi ko kanina, kung nakapag-prepare sila, pero limited. Mm-hmm. Yung mga PPEs, donation lang rin from China, from other country, ganun. Kaya, pati nga kami, actually, iniingin din donation eh. Uh-huh. So, kagagaling lang namin kay sa Vice President, so nagpili kami ng dalawang mag-asawa ng donation na. Ah, oo. So, instead na kayo tutulungan, kayo yung tumutulong talaga dyan? Parang ganun. Okay. So, may ano po ba kayo? May message po kayo kasi dito sa Pilipinas, medyo mataas na yung kaso natin ng COVID. And then, dyan sa inyo, parang okay pa lang naman, manageable. So, ano yung mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan dito sa Pinas? Message ko lang, sundin lang nila yung government kung ano yung inutos nila, lalo si President Duterte, itanggit na naman natin na talagang masyado siyang maraming ginagawa, marami siyang iniisip, no? So, huwag na natin dagdagan yung kanilang sakit. Tumulong tayo sa kanila in our own way, for example, mag-stay sa bahay kasi naka-quarantine. Mm-hmm. Tapos, huwag lalabas kung hindi naman talaga kailangan. Tsaka kung merong kapahiti na magbigay, mag-donate, do it. Kasi pa-Pilipino din naman eh. Kasi sino magdadamay yan kundi tayo naman. AJD Gabrielio, maraming salamat po sa inyong time at hopefully makakakuha ulit kami ng mga updates from Ethiopia through you. Okay. Maraming salamat din po and God bless. So yan po mga kabombo ang ating panayam kay Engineer Romano Gabrielio. Isa pong professor doon sa may Ethiopia.